Okay, it's me again, Lauro. So for today's video, gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-apply sa Grab. Okay, pero bago tayo magsimula, maraming salamat sa lahat ng nanood ng mga previous videos ko, lalo na yung sa tutorial kung paano gumawa ng YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. And sa mga bago na nanonood na ito, huwag nyo kalimutan i-hit yung thumbs up, okay, yung subscribe button at saka yung bell button para ma-update kayo sa mga bagong videos na gagawin natin. Okay, so simula na tayo. Paano ba mag-apply sa Grab? Okay. Maraming nagtatanong kasi paano ba nakaka-apply sa Grab o paano ba yung kailangan gawin. So number one na kailangan mong gawin is i-follow mo yung page ng LTFRB kasi doon binibigay ni LTFRB kung meron na siyang slot na i-open. Okay? So pag nakita mo na may slot na open doon, mag-apply ka na. Ang tawag doon is online appointment. Once na may online appointment ka, may mga pipila pa ka doon, okay? Sisendan ka ni LTFRB ng mga requirements na kailangan mo i-submit doon sa araw na sinet mo para sa appointment date mo. Okay, ano-ano ba yung mga kailangan gawin? I-prepare mo muna lahat ng requirements. Ano yung unang-unang requirements? May isa-send sa'yo sa LTFRB na link. Papadalang kanya ng form. Ang tawag doon is application form. 4 copies ang kailangan mo noon. Then, fill upan mo yon, then ipanotarize mo yung 4 copies na yon, ipapasa mo yung kay Grab, kay LTFRB. Second, pangalawang requirement sa kailangan mo ng mga proof of ID. Proof of ID. Kailangan mo ng proof of identification. Tama, proof of ID. Ano? So, kailangan mo ng proof of citizenship. Pala yun, yun, citizenship. So, ano yung mga yun? Kailangan mo ng valid passport. Kung may birth certificate ka, no, PSE. Voter's ID, kung kasal ka naman, marriage certificate. So, yun yung kailangan mong ID. Tapos, kailangan mo rin ng government issue ID. Yun na nga yun. Pwede ka doon kumuha sa mga sinabi ko sa iyo na ID. Then, next na requirements na kailangan mo, syempre, yung copy mo ng ORCR. Kung sa iyo nakapangalan yun, kahit dali mo na lang yung original, o kung wala pa naman yung original, yung photocopy, ORCR ang kailangan mo doon. Tapos after nun, kailangan mo rin kumuha ng operator's data sheet. Ano yung operator's data sheet? Saan nakukuha yun? Papadala din sa iyo ni LTFRB yun. I-fill out mo yun. Then after nun, pumunta ka na. Pag naayos mo na yung requirements na yun, ready mo na yun. Tapos hintayin mo na lang yung appointment date mo para makapag-apply ka. Okay, so pagkatapos mo makapunta sa appointment date mo, okay, ano yung mga kailangan mong gawin? Pag nakakuha ka na ng appointment date mo, napasa mo na yung mga requirements, bibigyan ka niya ng case number. Bibigyan ka niya ng case number na once may case number ka na, actually pwede ka na mag-apply sa Grab, no? So, pag nakapag-apply ka na, pwede ka na magmaneho. Then, next step na kailangan mong gawin para makakuha ka ng prangkisa sa LTFRB, okay? After mo makuha yung case number, balik ka na after 30 days. So, after 30 days, kailangan mo makakuha ng PA, okay, Provisional Authority, para makapagmaneho ka. Okay, paano mo makukuha yung PA mo? Okay, kailangan, after 30 days pumunta ka, dali mo lahat ng requirements, mo ano yung mga requirements. Yung case, yung form mo, yung application form mo na merong case number, dadalin mo yon. Okay, ano pa? Kailangan meron kang PAMI or SCCI, o Passenger Insurance yon. Okay? Tapos, syempre, kailangan yung private insurance mo, yung comprehensive insurance mo, gagawin mo siyang public. Okay? May mga accredited si Grab doon na kailangan mong kung saan mo gusto mag-apply ng insurance. Okay? Ano pa yung kailangan mong gawin? Dalhin is, syempre, kailangan mo ng proof of garage. Ito yung bagong mga application ni Grab ngayon, ni LTFRB ngayon. Proof of garage. O, kung meron kang garahe at nakapangalan sa inyo yung lupa, ang dali mo lang is title o yung titulo ng lupa. Kung hindi naman, kung nangungupahan ka, hingi ka ng list of contract. Okay, kailangan naka-notarize yun. At kung nagpa-park ka naman sa parking, sa lote ng mga kaibigan mo na wala ka binabayaran, kailangan lang nun is yung authority to use. So, kasulatan lang yun, panotarize mo. Then, copy ng title. Yun lang yung kailangan mo. And yung last, at ang pinakabago na requirements ni LTFRB para makapasok ka o makakuha ka ng prangkisa sa Grab is yung Certificate of Conformity o tinatawag nila COC o Bank Conformity. Saan nakukuha yan?
makukuha mo yan sa bangko na pinagloanan mo ng kotse mo. Kung fully paid naman yung sasakyan mo, madali na kumuha yan. Pero kung loan yung sasakyan mo, medyo mahirap-hirap kunin. Okay? So once na okay na yon, na ipasa mo na yon, may PA ka na, mag-iintay ka na lang ng hearing mo. Okay, may tatlong hearing yan. Yung initial hearing, pangalawa, pangatlo. So magdadala ka doon ng mga requirements na kailangan din, na ibibigay sa iyo ni LTFRB once na nakakuha ka na ng PA. Pero once na may PA ka na or may case number ka na, actually pwede ka na mag-apply sa Grab para makapagmaneho na, makapagbiyahe na yung sasakyan mo. So that's it for today. Sana may natutunan kayo. Yung mga link na kailangan nyo, yung sa appointment date, sa LTFRB, ilalagay ko na lang sa description. Okay, so sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat. Don't forget to hit the like button, subscribe, and share this video para matutunan mo kung paano ba mag-apply. And bell button pala para sa mga susunod na videos natin na tutorial, ma-update ka. Okay? So siguro by next video gagawa tayo ng tutorial kung magkano ba talaga ang kinikita ng mga Grab driver. Maraming salamat. Peace out.